Nirerespeto ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice De Camo ang desisyon ng COMELEC na ituloy ang Barangay at Sanggunian Kabataan Elections or BSKE sa kanilang probinsya no October 30. Ito'y kahit sa palagay nila, hindi dapat matuloy ang halalan doon kasunod ng nangyaring assassination kay Governor Wel De Camo noong March 4. Ayaw natin na may mamatay at ma-disrupt yung peace and order na talagang sa ngayon naman masasabi ko na sisimula na talagang i-recover. Pero kung yun yung decision ng COMELEC, ano naman yan, Mamel, tinatanggap natin yan. Meaning to say, COMELEC will really be on top of the situation. May mga tao na nangangatawan na nila yung decision na kanilang binigay. Meaning to say, if that is the decision they come up with, kaya nilang pangatawanan yan. Ayon sa COMELEC, ang desisyon na ituloy ang BSKE sa Negros Oriental ay dahil mayorya naman sa mga nakausap nila ay gustong matuloy ang halalan. Minarapat po na inyong COMELEC na ituloy ito sapagkat base po sa nakalap namin na mga papeles, dokumento, ebidensya mula po sa lugar kung saan nagkaroon ng tatlong araw na pagdinig ang inyong COMELEC, napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon sa October 30. Ganun din naman po ang PNP at AFP. Gusto nila ituloy ang halalan. Kasunod dito, una nang sinabi ng COMELEC na kanilang isa sa ilalim ang buong probinsya ng Negros Oriental sa COMELEC control. Pero ito raw ay maaring magbago pa sa mga susunod na araw, lalo na kung sa tingin nila ay magiging mapayapa naman ang magiging halalan doon. Sa ngayon ay tinitingnan ng COMELEC kung kailangan ding isailalim sa COMELEC control ang ilan pang mga lugar sa bansa. Matatanda ang mga election-related incident na itala ang mga otoridad sa Libon Albay at Malabang, Lanao del Sur. Na-receive na natin yung at i-endorse natin sa ating Commissioner in Charge, si Commissioner Amy, yung tungkol sa Albay. Sapagkat may recommendation ang PJSCC doon, kasama ang Regional Director, ang Provincial Director ng PNP at saka AFP, na ilagay nga sa COMELEC control. Hindi lang yung barangay kung saan nangyari yung problema. Kung hindi buong bayan ang pinaparecommend nila under COMELEC control. Of course, it will have to undergo the process, it will have to pass through the Commissioner in Charge, and it will have to be acted upon by the NBank. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbabantay na ginagawa ng COMELEC sa pamamagitan ng Anti-Apple Task Force sa mga kandidato ng BSKE na maagang nangangampanya. 159 na kandidato ang karagdagang naisyuhan ng komisyon ng show cause order dahil sa premature campaigning. As of September 18, umabot na sa 896 ang napadala ng show cause kung saan ang mga kandidatong ito ay kailangang magpaliwanag o sumagot sa komisyon. Matatanda ang mahigpit ang tagubili ng COMELEC na ang campaign period ay mangyayari pa lamang sa October 19 at doon pa lang pwedeng mangampanya o maglibot ang mga kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mailan ang sumagot sa show cause at ito'y nire-review na ng komisyon para sa paghain ng formal disqualification cases. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SBN News.